welcome back dito sa channel natin. So video natin today ay tungkol dito sa mga proposed LNG o liquefied natural gas terminals na itatayo dito sa ating bansa. Ayon sa Department of Energy, 6 na mga kumpanya ang interesado na magtayo ng LNG liquefied natural gas terminals dito sa ating bansa. Ang investment na ito ay nagkakahalaga ng 82.93 billion pesos o $1.61 billion. Ang 6 na proposed liquefied natural gas terminals ay tatayo dito sa Luzon ay makapagbibigay ng alternative supply ng natural gas dito sa ating bansa dahil yung pinagkukunan natin ang Malampaya gas field sa Palawan ay unti-unti nang nauubos. Ang FGEN LNG Corporation ay nag-invest ng 13.28 billion pesos upang magtayo ng interim floating storage at regasification unit dito sa Batangas City. Ang pasilidad na ito na binigyan na ng go signal na magtayo ng isang ancillary facility ay nasang matatapos sa third quarter ng susunod na taon. At kapag natapos nang itayo ang pasilidad na ito, ito ay may capacity na 5.26 million tons ng liquefied natural gas. Ang iba pang mga liquefied natural gas terminals ay nasang itatayo sa ikalawang bahagi o second half ng 2022. Una na dyan ang 4.4 MTPA project ng Excelerate Energy LP na may kabuuang investment na 6.39 billion pesos. 3 MTPA LNG terminal ng Atlantic Gulf and Pacific Company Manila na may kabuuang project cost na 15.33 billion pesos. At 3 MTPA project ng Shell Energy Philippines na may kabuuang investment na 2.52 billion pesos. Samantala, ang Batangas Clean Energy Incorporated ay interesado din na mag-invest ng isang 3 MTPA LNG storage dito sa Batangas City. Ang investment na ito ang kakalaga ng 37.55 billion pesos. At hindi lang yan, dahil ang Energy World Gas Operations Philippines ay interesado din na mag-invest ng isang LNG storage terminal dito naman sa Quezon Province. Ang investment na ito ang kakalaga ng 7.41 billion pesos. Ang mga kumpanyang yan ay nabigyan na ng notice to proceed ng Department of Energy. At inaasahan nila na ang ating bansa ay magiging LNG hub dito sa Southeast Asia in the future dahil nga sa sunod-sunod na mga investment sa liquefied natural gas storage terminals. So guys, yun lang yung latest update natin tungkol dito sa mga bagong investment sa LNG o liquefied natural gas dito sa ating bansa. Anong masasabi mo sa mga investment na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.